Hi everyone! Have a blessed day with the Lord. Muli, nandito ulit tayo sa ating pag-aaral sa Module 42. At ang ating tatalakayin ay ang Aklat ng Luke, Chapter 1 hanggang Chapter 9. Dito mayroon tayong apat ulit na tatalakayin. Una, mga minamahal na bata, self-control o pagpipigil sa sarili. Pangalawa, humility, pagpapakumbaba. Pangatlo, compassion o yung pagiging maawain. At ang pang-apat ay trust o pagtitiwala. Ang apat na yan ang ating isa-isahin na tatalakayin. At bago tayo mag-umpisa, mga minamahal na mag-aaral, yumuko tayo at manalangin ulit sa ating Panginoon. Ama naming banal, salamat sa mga mag-aaral, mga bata na nandito muli na makikinig ng iyong salita. Ang dalangin ko, Panginoong Diyos, ay bigyan mo sila ng kapakumbabaan at pangunawa upang, Panginoon, kanila pong maintindihan ang aming tatalakayan na iyong mga salita. Bless mo sila sa banal mong Espiritu hanggat sa matapos ang aming pag-aaral, bigyan mo sila ng dunong. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, handa na ba kayo? So dito na tayo sa self-control. Yung kapatid mo halimbawa, yung iniingat-ingatan mong cellphone ay biglang kinuha ng kapatid mo na walang paalam. Pinakialaman yung gamit mo. Ang nangyari, nahulog niya sa tubig, lubog sa tubig. Kung kaya't, nasira yung cellphone. Ano kayang mararamdaman mo? Ikaw ba ay magagalit? O ikaw ba ay kalmante lang? Kaya mo bang pigilin ang galit mo? O baka naman masaktan mo pa yung kapatid mo. Nakita mo yung halimbawa ulit, yung wallet ng teacher mo nandun sa table niya. Eh wala kang pambili ng makakain mo. Ngayon, ano yung iniisip mo ngayon na gawin? Kaya mo bang pigilin ang mga kamay mo, ang sarili mo, yung paa mo para lumakad at pupunta doon sa table ng teacher at kukunin ang wallet niya? Na nakawin yung nasa loob ng wallet? Pagpipigil ulit sa sarili. Alimbawa, ikaw ay pupunta sa church. Naglalakad ka na. Magsisimba ka. E nakita mo, nadaanan mo yung mga kaibigan mong naglalaro. Ngayon, tinawag ka. Halika, maglaro muna tayo. Ngayon, anong gagawin mo? Pupunta ka ba makikisama sa kanila? O ikaw ay magpapatuloy sa pupuntahan mong pagsamba sa Panginoong Diyos? Pagpipigil sa sarili kung kaya mo na ikaw ay pupunta doon at hindi nakipaglaro sa mga kaibigan mo. Napigilan mo ang iyong sarili. Pag ang mga bagay na masama ay kaya ninyong pigilan, mga minamahal na mag-aaral, yan yung sinasabi natin na meron ka ng self-control. Balikan natin sa Biblia at ito yung sinasabi niya sa Biblia. The record of Jesus' ancestors. Jesus was known as son of Joseph, who was from the tribe of Judah, and Judah was the son of Jacob, and Jacob was the son of Isaac, and Isaac was the son of Abraham, Adam was the son of God. Kung titingnan natin dito, mga minamahal na mag-aaral, ang pinanggalingan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, si Adam na anak ng Diyos, meron siyang anak. Ito na ngayon ang anak niya, mga lahi niya, sina Abraham. Ang anak naman niya ay si Isaac. At ang anak ni Isaac ay si Jacob. Hanggat sa makarating lahi ni David, hanggat kay Joseph at ipanganak ni Mary, itong si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay isa na makita nating merong malaking pagpapakumbaba. Tingnan ulit natin ang pagpapakumbaba. Balikan natin sa Biblia at ito ang kanyang sinasabi. The temptation of Jesus.
Jesus was led by the Spirit in the wilderness where he was tempted by the devil for 40 days. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become a loaf of bread." Jesus replied, "The scriptures say, people do not live by bread alone." Then the devil took him up and revealed to him all the kingdoms of the world and said, "These are mine. I will give you the glory of these kingdoms and authority over them if you will worship me." And Jesus replied, "You must worship the Lord your God and serve him alone." Then the devil took him up to Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, "If you are the Son of God, jump off, and he will order his angels to protect you." Jesus responded, "You must not test the Lord your God." Then the devil left him. Nakita natin, mga minamahal na mag-aaral, itong temptasyon ng ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, 40 days and 40 nights na walang kinain. Siya ay nag-ayuno the time. Ngayon, ito namang si Satanas, itetempt niya ngayon. Gagawin niya ang kanyang makakaya para sa ganun ay matempt ang ating Panginoong Jesus. Pero, unahin natin yung sinabi niya. Ang sabi ni Satanas kay Jesus Christ, nung nasa ilang sila, sabi niya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Anong sagot ni Jesus Christ? "Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos." Pangalawa, ito na naman yung sinabi ni Satanas. Pinakita niya ang lahat. At ang sabi niya, "Sa akin lahat yan. Pagmamay-ari ko yan. Kung ikaw ay sasamba sa akin, ibibigay ko lahat sa iyo yan. Lahat ng nakikita mo. At bibigyan kita ng authority sa lahat ng ito." Alam niyo, mga minamahal na mag-aaral, si Satanas, simula't simula pa, siya ay mapanlin lang. Maliwanag na sinabi sa salita ng Diyos na ang Diyos mismo, siya yung may likha ng langit at lupa. Pero, dadayain niya ngayon si Jesus Christ na sa kanya daw ang lahat ng nasa mundong ito. Hindi po totoo yan. Kaya anong sabi ni Jesus Christ? Nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos. At siya lang ang inyong paglingkuran. Pangatlo, dinala siya ni Satanas ulit doon sa taluktok ng templo. At sabi ni Satanas sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat, ang sabi, aalalayan ka ng mga anghel para kahit yung mga paa mo ay hindi matisod sa bato." Anong sagot ng ating Panginoong Jesus? "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." At dahil hindi nagtagumpay si Satanas, umalis siya at iniwan ang ating Panginoong Jesus. Anong makita natin sa ating Panginoong Jesus? Na meron siyang power at meron siyang self-control na hindi niya ginawa ang lahat ng panlilinlang ni Satanas. Kaya ito yung una na tingnan natin sa ating sarili. Kayo na mga bata, pag alam ninyo na masama yung bagay o yung pangyayari na yan, huwag na ninyong itutuloy. Sapagkat bakit? Ang example natin ay ang ating Panginoong Jesus na siya ay hindi nalinlang ni Satanas, kundi nagkaroon siya ng pagpipigil sa kanyang sarili. Ang lesson dito, pigilan mo ang iyong sarili na huwag gumawa ng masama. That's number one. Second, yung humility o pagpapakumbaba. Ang humility, dapat taglayin natin yan.
sapagkat yan ang gusto ng ating Panginoong Jesus sa atin. Alam nyo ba yan, mga bata? Kaya yung mga iba dyan, yung mga may kayabangan, sabihin ko sa inyo, ito yung assignment nyo kay Brother Eliezer, na yung kayabangan na yan, tatanggalin na ninyo yan. Aalisin na yan sapagkat hindi natutuwa ang Panginoong Diyos dyan. Yung nanay mo halimbawa, nagalit sa'yo. Kasi bakit? Nakita niya na yung grado mo, meron kang isang subject na nag-failed ka. Bumagsak ka sa isang subject. Natural, ang magulang magagalit. Kaya galit na galit yung nanay mo sa'yo. Hanggat sa pinalo ka pa niya sa puwit. Ngayon, anong gagawin mo? Sasagutin mo ba? Sisigawan mo ba yung nanay mo? O meron kang pagpapakumbaba na kaya mong tanggapin na ikaw ay nagkamali? Yun ang ibig kong sabihin. Doon naman sa school, halimbawa, pagpasok mo sa school, natapakan ng classmate mo yung paa mo. Ang sabi niya, sorry ah, classmate, hindi ko sinasadya. Sorry. Pero anong ginawa mo? Dahil sa ikaw ay mayabang, hanggat sa sinapak mo yung classmate mo. Eh, hindi pwede yun. Yun ay masama. Nakitaan ka na doon na wala ka ng pagpapakumbaba. Humingi na nga ng sorry eh. Hindi mo pa nagawang patawarin. So, ibig sabihin nun, wala kang humility o pagpapakumbaba. Ang ating Panginoong Diyos gusto rin niya na sa inyo bilang anak, bilang mag-aaral, bilang bata, nasa inyo yung pagpapakumbaba. Every time na makagawa kayo ng mali, yan ang tinitingnan ng ating Panginoong Diyos. Kung paano ka lalapit sa ating Panginoong Diyos at aminin mo yung kasalanan mo at sabihin mo, Lord, patawarin mo po ako dahil siniraan ko na naman yung kaibigan ko, yung classmate ko. Lord, patawarin mo po ako dahil nagsinungaling na naman ako doon sa classmate ko. Yun ang tinitingnan ng ating Panginoong Diyos sa atin. Okay? Lord, patawarin mo po ako dahil minamaliit ko yung ibang mga kaklase ko. Mahirap kasi ang buhay nila kaya minamaliit ko. Humingi ka ngayon ng tawad sa Panginoon. Yun ang pagpapakumbaba. Ito ngayon, balik tayo sa Biblia kung ano yung tinuturo niya sa pagpapakumbaba at ito ang kanyang sinabi. The faith of the Roman officer. When Jesus back to Capernaum, the highly valued slave of a Roman officer was sick and near death. So they begged Jesus to come and heal his slave. So Jesus went with them, but before they arrived, the officer sent some friend to say, Lord, I am not worthy of such honor. Just say the word, and my servant will be healed. Jesus was amazed, and Jesus said, I haven't seen faith like this. The officer returned to his house. The slave was completely healed. Ano yung tagpo dito? Meron isang opisyal ng mga sundalo. Siya ay Romano. At ito ay lumapit sa ating Panginoong Jesus. Na ang sabi niya, Panginoon, ang aking tauhan ay nandoon sa bahay na karatay. Meron siyang malubhang sakit. Malapit nang mamatay. Magsalita lang kayo, Panginoon, at sigurado gagaling na ang aking tauhan. Pupuntaan sana ni Jesus Christ, alam niyo ba mga bata? Sasamaan sana ni Jesus Christ, pero ang sabi niya, magsalita ka lang at alam ko gagaling na ang aking tauhan. At alam niyo mga bata, ang pinunong ito ay umuwi. At pag-uwi niya, nakita niya na gumaling ang kanyang tauhan. Isang himala na ginawa ng Panginoon. Gaano ang pagpapakumbaba niya? Alam niyo yung pagluhod
Ang pagluhod ay sign ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kaya pag nagpre-pray kayo, hindi masamang lumuhod. Tandaan ninyo yan. O nakita nyo na? Eh ngayon, alam ko, meron pang mga iba dyan na hindi gumagawa nito. Kaya ko kayo tinuturuan, mga minamahal na bata, para sa ganon, ay alam na ninyo ang inyong mga gagawin. Kung paano ang magpakumbaba. Okay, third na ating tatalakayin, compassion o yung pagiging maawain. Ilagay natin ulit sa realidad na pamumuhay ninyo. Kung ikaw ay isang anak na may awa sa iyong mga magulang, habang nagtatrabaho si tatay, ano yung gagawin mo? Nakita mong pawis na pawis si tatay. Gumagawa ng bakod. Anong gagawin mo? Pawis na pawis na. Pwede mong kunin yung towel at ibigay sa tatay. At punasan si tatay. Nagpapakita na ikaw ay may awa sa iyong ama. Ganon din si nanay. Kung anong gagawin mo sa tatay, ganon din. Gawin kay nanay. Nagpapakita ng awa. Meron akong nakita sa school nung nagtuturo pa ako last year. May dalawang magkaibigan. Na yung isa, matalino. Pero yung isa naman, medyo mahina sa klase. Nasa lilim sila ng isang puno. Nilapitan ko. Habang nakaupo, may pinapagawa yung isa. Tinuturuan pala niya doon sa subject nila na mathematics. Ito ay yung multiplication. Mahina pala sa multiplication yung isa. At habang pinapanood ko sila, nakita ko yung pagiging mahabagin nung classmate na may talino. Kahit pinagtitiyagaan niya na maturuan ang kanyang kaibigan, yung kanyang classmate. Meron pa akong nakita na magkapitbahay na habang papasok sila doon sa school, alam nyo ba, kasi mayroong kapansanan yung isa, hindi pwedeng may hatid ng mga magulang dahil sa hirap ng buhay, pupunta rin silang maghanap buhay. Ang ginagawa ng isa, binubuhat niya yung kanyang kaibigan, dala-dala sa school nila. Yun ang pagpapakita ng habag. Nakita ninyo, mga minamahal na mag-aaral? Yun ang tunay na pagpapakita ng habag, kahit mabigat, pasan-pasan niya ang kanyang kaibigan, madala lang sa school at makapag-aral katulad niya. Balik na tayo sa Biblia kung ano yung tinuturo niya sa pagiging maawain. Jesus raises a widow's son. Jesus went to the village of Nain. A funeral procession who had died was the only son of a widow. And the Lord saw her. His heart overflowed with compassion. Then he walked over to the coffin and touched it and said, "Get up." Then the dead boy sat up and Jesus gave him back to his mother and the crowd praised the Lord. Itong tagpong ito, ito yung paglilibing doon sa anak ng babaeng balog. At ang daming mga tao na sumusunod. Meron pang nakabuhat doon sa kabaong ng kanyang anak na namatay. Nung nakita ni Jesus na ang babaeng balo na ito ay sobrang lungkot, umiiyak habang sinusundan ang kanyang anak na namatay. Nahabag ang ating Panginoong Jesus. Sa awa ng ating Panginoong Jesus, ang ginawa niya, nilapitan niya at hinawakan ang kabaong. At sabi niya, "Bumangon ka." Bumangon at nabuhay ulit. Binigay ngayon ng ating Panginoong Jesus sa kanyang anak. Nung nakita ng mga tao ang pangyayari na yung anak ng balo ay binuhay ng ating Panginoong Jesus, nabigla sila. Na-amaze sila. Bakit? Kasi may kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus na dahil sa kanyang habag, ginawa niya yon
nabuhayin at ibigay ang anak ng babaeng balo sa kanya. Makita ninyo, mga minamahal na bata, ang ating Panginoong Yesus hindi lang makapangyarihan, siya ay mahabagin sa mga tao na nangangailangan ng tulong. So yun yung pangatlo na ating tinalakay. Pangapat, ito na yung trust o pagtitiwala. Kung tiwala yung mga magulang mo sa iyo na ikaw ginagawa mo ang lahat ng kabutihan kahit hindi ka nila nakikita, dapat panatilihin mo yan. Kung ikaw ay nag-aaral ng mabuti, huwag mong sirain yung pagtitiwala ng mga magulang mo sa iyo. Napakahirap na masira ang tiwala ng mga magulang. Alam niyo ba yon, mga bata? Napakahirap na masira ang tiwala ng kaibigan mo sa iyo, ang tiwala ng ibang mga tao. Kasi bakit? Kung nasira yan, hindi na sila maniniwala sa iyo kahit ano pa ang sabihin mo. Kahit ano pa yung gawin mo, mahirap mo nang ibalik yung nasirang pagtitiwala. Kaya't habang nagtitiwala yung mga magulang mo sa iyo na ginagawa mo ang kabutihan, huwag na huwag mong sisirain. Kung ikaw naman ay class president sa school, ano yung gagawin mo kung wala na si teacher doon sa classroom? Bilang class president, gampanan mo na ikaw ang mangunguna doon. Kung ikaw naman ay sergeant at arms, kung may mga maingay, gampanan mo yung pagiging sergeant at arms mo. Anong gagawin mo? Yung mga maingay, sabihan mo sila, tumahimik sila. Huwag silang magulo. Yun ang trabaho mo. Halimbawa, kung may mag-away, ikaw ang mamamagitan. Ikaw ang magpapatigil. Kaya nga, sergeant at arms ka. Para meron silang tiwala sa iyo, yung mga teacher mo sa iyo, na naglagay sa iyo sa posisyon na yan, dapat gampanan mo yan. Ano naman ang sinasabi sa Biblia tungkol sa pagtitiwala? Jesus heals in response to faith. On the other side of the lake, a leader of synagogue begging Jesus to come home with him. His only child was dying, a little girl, 12 years old. As Jesus went with him, there was a woman had a hemorrhage for 12 years. She came behind Jesus and touched his robe. Immediately, the bleeding stopped. She fell to her knees before him, and Jesus said, "Your faith has made you well." While Jesus is still speaking, a messenger arrived from Jairus' home and said, "Your little girl is dead." But when Jesus heard, he said to Jairus, "Trust me, and she will be all right." When they arrived, Jesus took her hand and said in the loud voice, "Get up, my child." And at that moment, her life returned. Makita natin, mga bata, na dito sa tagpong ito, ang ating Panginoong Jesus, habang siya ay nagtuturo sa mga tao sa sinagoga, merong isang babae na 12 years nang dinudugo. Imagine mo yan, yung 12 years. Napakatagal na na panahon na ang babaeng ito ay dinudugo. Kita nyo, mga bata? Kaya't ang babaeng ito gusto niya na makita o mahawakan man lang ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus sapagkat gusto rin niyang gumaling. At dahil sa dami ng tao, ang babaeng ito nagsumikap na mahawakan ang damit ng ating Panginoong Jesus kahit yung laylayan na. At nung nahawakan niya yung laylayan ng kanyang damit, ang babaeng dinurugo ng 12 years ay gumaling. Amazingly, ang babae na ito ay gumaling sapagkat ang Panginoong Jesus ay makapangyarihan. At habang sila ay nagpapatuloy sa paglakad, eto na naman. At sabi ni Jairus sa ating Panginoong Jesus, "Ang aking anak, Panginoon, ay namatay." At alam ninyo, ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, "Maniwala ka lang. Magtiwala ka lang.
ang iyong anak ay mabubuhay. Pinuntahan ni Jesus Christ ang anak ni Jairus sa kanilang bahay. At pagdating doon sa kanilang bahay, sinabi ng ating Panginoong Jesus sa bata, "Bumangon ka." At ang bata ay bumangon at nabigyan ulit ng buhay. So nakita niyo mga bata, yung bata na namatay, nabuhay. Yan ang kapangyarihan ulit ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Yung pang-apat na ating tinalakay, si Jairus, sinabihan ng ating Panginoong Jesus, ang pinunong ito, nagtiwala sa ating Panginoon. Diba sabi ng ating Panginoong Jesus, magtiwala ka lang, mabubuhay ang iyong anak, at yun nga ay nangyari. Magtiwala kayo sa ating Panginoong Jesus, na siya ang may kapangyarihan na magagawa niya ang lahat ng mga mabubuting bagay para sa inyo. Apat yung ating tinalakay, assignment ninyo, imemorya ninyo, itong apat na ito, self-control, hindi lang imemorya, isagawa din ninyo yan. Humility, dapat magkaroon kayo niyan. Pagiging mahabagin o compassionate, dapat nasa puso rin ninyo yan. At pang-apat, yung pagtitiwala ninyo, hindi dapat nawawala yan sa ating Panginoon. Sana meron kayong naintindihan ulit. Sana maliwanag ang ating tinalakay. At sana tulungan at gabayan kayo ng Diyos na ang mga lessons nito inyong maisabuhay sa araw-araw. Kung meron kayong naintindihan, yumuko na kayo at samahan ulit si Brother Eliezer sa panalangin. Ama naming banal, salamat sa turo mo sa mga bata na ito. Salamat na pinakita mo ang kahalagahan ng pagtipigil sa sarili. Pagkakaroon, Panginoong Diyos, ng kapakumbabaan, pagkakaroon, Panginoon, ng pagiging mahabagin na puso, at Panginoon, yung pagkakaroon ng pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo sila, pakiingatan ang bawat isa, Panginoong Diyos, ng lahat ng aming tinalakay na ito, may sagawa nila sa araw-araw nilang buhay. Na sa kanilang paglaki, Panginoon, daladala nila ang lahat ng mga lessons na ito upang, Panginoon, may sagawa nila ang iyong kalooban para sa kanilang buhay. Bless mo ang kanilang pamilya, ingatan ang bawat isa sa kanila, anuman, Panginoon, ang pangangailangan nila, ikaw ang magkaloob. In Jesus' name, Amen and Amen. Paalam na sa inyong lahat, at sana patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon.